So hi guys, welcome to Richard Cabillo YouTube channel. And today, share ko sa inyo kung paano ba malaman ang subscriber or kung sino ang nakasubscribe sa inyong YouTube channel. So, hi guys, meron nga pala akong 11,000 subscribers sa YouTube. And titingnan natin kung sino-sino ba sila. So, hey guys, gamit ang ating mobile phone, ituturo ko sa inyo kung paano malaman kung sino ang nakasubscribe sa inyo gamit ang ating mobile phone. So, para ito sa mga may mga YouTube channel or kahit bago ka pa lang or matagal ka na, kung gusto mong malaman kung sino ang nakasubscribe sa iyo, so, panoorin lang itong tutorial na to and tuturo ko at malalaman nyo kung paano malaman ang kung sino ang nakasubscribe sa inyo sa inyong YouTube channel. So, okay guys, gamit ang bagong YouTube studio ni or YouTube studio link ni YouTube. So, ituturo ko sa inyo kung paano. So, okay guys, stay tuned. So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating mobile phone and gawin nyo lang is pumunta lang kayo sa inyong favorite browser. So bali, ang gamit ko is yung sa Chrome na kulay yellow, red and blue. So ayan guys, pagka-click mo ng inyong browser, so gawin nyo lang, i-type nyo lang or search nyo ang www.youtube.com. Then kapag na-type nyo na, search nyo lang. So ayun guys, kapag nakalagin na kayo, so diretso na kayo sa homepage ng inyong YouTube channel. So bali, nakalagin ako kaya diretso na ako sa homepage ng aking YouTube channel. So kapag hindi po kayo nakalagin, mag-login muna kayo. So kapag nandito na kayo sa homepage ng inyong YouTube channel, gawin nyo lang is pumunta kayo doon sa kanang taas na bahagi ng inyong screen, doon sa inyong profile picture. Then click nyo siya yung inyong profile picture, itong nasa kanang bahagi, yung bilog o yung profile picture, click nyo lang siya. Then pagka-click nyo dyan, may makikita kayo dyan o mababasa na Creator Studio. So click nyo lang yung Creator Studio do sa kalapit ng inyong profile. So bali, meron akong 11k subscriber. Then ito yung aking channel name. Then ito yung aking profile picture. So click nyo itong Creator Studio. So yun guys, nandito na tayo sa classic na studio ni YouTube. So paano ba makikita dito kung sino ang ating subscriber? So bali, papakita ko muna dito sa classic. So bali, mamaya papakita ko sa inyo doon sa latest na Creator Studio ni YouTube. So bali, dito muna tayo sa classic. So ang gawin nyo lang, click nyo lang itong analytics dito sa kaliwang bahagi. So itong analytics, click nyo. So ayan guys, naglo-loading na siya. So pagka loading nyan ng analytics, hanapin nyo sa baba ng analytics yung subscriber. So nandito siya, click nyo yung subscriber. So ayun guys, naglo-loading uli siya. So ayun guys, makikita mo dyan yung mga subscriber na pumapasok sa iyo. So bali, sa aking subscriber is itong last 28 days ko is a total of 1,132 subscribers. Makikita mo rin dyan yung mga nag-a-subscribe and subscribe sa iyong channel. So ayun guys, nandito na tayo sa Creator Studio Classic ni YouTube. Then ang gawin nyo lang is punta kayo dito sa kanang taas sa bahagi ng screen.
screen ng inyong mobile phone, then click nyo itong 3-dot na pababa o yung menu ng iyong browser, then scroll down nyo, then hanapin nyo yung desktop site. So doon sa kalapit ng desktop site may makita kang square, then click nyo lang siya. So tingnan natin. So ayan guys, yung desktop site is meron ng check. So kapag may check na siya, may lalabas dito sa kaliwang bahagi na back to YouTube Studio. So bali, click nyo lang yung back to YouTube Studio para mapunta kayo do sa latest na studio ni YouTube. So ayun guys, nandito na tayo sa latest na studio ni YouTube channel, ng aking YouTube channel. So ayun guys, pagka nandito na kayo, so hanapin nyo lang itong nasa may baba, itong recent subscriber. So ayun guys, para makita nyo yung mga nakasubscribe sa'yo, i-click nyo lang itong see all dito sa recent subscribers last 90 days. So click nyo yung see all. So ayun guys, makikita nyo dyan yung latest na subscriber mo, yung unang subscribe sa iyong YouTube channel last 90 days. So pwede rin nyo naman siyang gawing last 28 days or last 365 days or lifetime. So try natin yung lifetime. So ayun guys, nagloading siya. So ang raw niya is yung 10 subscriber mo based on subscriber count nila. So ito yung may mga pinakamataas na subscriber na nakasubscribe sa akin. So bali 10 subscriber sila. So para makita mo yung inyong subscriber na iba, so click nyo itong arrow sa may row per page. Click nyo itong arrow, then click nyo yung 50 or 30. So click nyo natin yung 50 para lumabas yung 50 na subscriber na nakasubscribe sa atin. So ayan guys, yan yung mga nakasubscribe sa atin na 50. So bali ayan guys, so yung iba dito na nakasubscribe sa akin, so bali hindi siya makikita kasi nakahide siya sa channel nila or naka select yung hide na subscriber nila sa channel nila. So bali kapag naka-hide yung subscriber nila o ayaw nila ipakita yung subscriber nila, so hindi sila makikita dito sa subscriber natin kahit naka-subscribe sila sa akin. So bali so gagawin ko nga pala ng tutorial kung paano i-hide ang subscriber sa ating YouTube channel. So abangan nyo na lang yung darating kong or gagawin ko pang video sa mga susunod na araw about dun sa kung paano itago ang subscriber sa YouTube. So bali, dito muna tayo ngayon sa kung paano malaman o makita ang mga nagsubscribe sa iyong YouTube channel. So ayun guys, nakita nyo yung aking 50 subscribers. So para makita mo yung iba pa, so dito sa baba makikita nyo yung arrow pa kanan or pa kaliwa. So bali pag click natin itong arrow pa kanan, so makikita dyan yung nakasubscribe sa akin na 50 1 to 100. So and guys, makita mo naman dito kung ano yung mga nakasubscribe. Ito 51 to 100. So kung gusto nyo makita pa yung mas marami pa na nakasubscribe sa iyo, click nyo ulit itong arrow pa kanan. At kapag gusto nyo bumalik at tingnan kung sino yung nakasubscribe na medyo madaming, click nyo lang itong pakaliwa. So tingnan natin yung 100 pataas pa. So click natin pa kanan. So ayan guys, nandyan na yung aking latest na
yung mga nakasubscribe sa akin. Kasi naka-lifetime tayo. So, bali, tingnan natin yung last 7 days. Pwede yung last 28 days or last 90 days or lifetime. So, click nyo lang dito. So, ayun guys, mamimili lang kayo dyan kung ano bang last or yung latest na nag-subscribe sa iyo or last 7 days na nag-subscribe sa iyo. Makikita nyo. So, ayun lang guys, kadali para makita ang inyong subscribers sa YouTube. So, yun lang guys, and thank you for watching, and abangan nyo na lang yung iba ko pang video about sa YouTube, then especially kung paano yung itago or i-hide yung inyong subscriber count sa YouTube. So, abangan nyo na lang sa mga darating na araw ang aking latest na video or sa susunod kong video. So, abangan nyo lang, and doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, so mag-subscribe lang kayo para, and click nyo yung bell. Huwag nyo kalimutang i-click yung bell para kapag may bago akong video is ma-notify kayo kapag may bago akong upload na video. So, yun lang guys, and thank you for watching.